Nang dahil sa emergency, ay natawagan niya ang kanyang ex-wife. Pero laking gulat niya nang may batang sumagot. Sino nga kaya ito sa buhay niya? Kayo mga ka-amazing, may mga nagawa din ba kayong pagkakamali na inyong pinagsisisihan ngayon? Napahilot sa kaliwang sintida si Wilder. Dahil sa magulong report ng bagong sekretarya niya, kaya naman pagalit nga niyang kinuha ang telepono at tinawagan ng tauhan. Sandali itong nagring at nang sagutin, mataas ang boses niyang sumigaw. Hello Kyla, ano ba tong report mo ha? Bakit ganito? Hello po? Natigilan si Wilder sa pagsasalita nang marinig mula sa kabilang linya ang isang mahina at mahinhin na boses ng isang batang lalaki. Napakunot tuloy ng noo siya at nang tignan ang teleponong hawak, biglang kumabog nang mabilis ang dibdib niya dahil ang numero pala ng ex-girlfriend niya ang natawagan niya. Para tuloy siyang natuyuan ng laway sa lalamunan. Hello po? Sino po sila? Wala po kasi si mommy eh. Nasa work po. Kayo po ba si daddy? Napakurap-kurap ang mga mata ni Wilder. Hindi agad na-absorb ng tenga at isip niya ang tinuran at tinanong ng bata. Hello po daddy? Kayo na po ba si daddy? Tanong pa nga muli ng bata hanggang sa marinig ni Wilder ang pananabik sa boses ng batang lalaki. Daddy, kamusta po kayo? Miss na miss ko na po kayo eh. Miss na po namin kayo ni Kambal, Daddy. Sabi po ni Mommy, nasa States po kayo. Uuwian niyo na po ba kami, Daddy? Lalong lumakas ang pagkabog ng dibdib ng lalaki. Nasa po niya ang dibdib nang wala sa oras. Bigla siyang nakaramdam ng kakaiba sa puso na hindi niya lubos maunawaan. Kuya, kuya, sino pong kausap mo? Sabi nga sa kabilang linya. Narinig niya ang tanong ng isa pang bata. Si Daddy na yata to eh. Kambalalika, kausapin natin si Daddy. Natutuwa ang tura ng batang lalaki na kausap niya. Wow, talaga kuya? Pahiram ako ng phone. Anito at hindi naman ang kumausap sa kanya. Hi po Daddy, uuwi na po ba kayo? Play po tayo, may bago pong binili si Mommy na toys. Ang gaganda Daddy, sobra po. Sa hindi malamang dahilan ni Wilder, biglang nanubig ang kanyang mga mata. Para siyang nakaramdam ng lukso ng dugo sa mga bata. Parang nilulusaw ng mga tinig na yon ang puso niya. Daddy, aabangan po namin kayo ah. Sabi po ni Mommy, babalikan niyo raw po kami. Ite-text po namin ni Kuya ang address po namin. Hihintayin po namin kayo. Masaya pang dugtong ng isa pang batang lalaki. At mapasa nang magsasalita si Wilder, ngunit naputol na ang linya. Bigla na lamang namatay yon kaya't natulala siya. Ilang sandali pa isang text message ang nareceive niya mula sa numero ng ex-girlfriend niya. Napahigpit ang pagkakahawak niya sa telepono nang mabasa ang buong address lalo na ang kasunod pa nitong mensahe. Mag-iingat po kayo Daddy, mahal na mahal po namin kayo. Ilang segundo tuloy siyang natulala at binalikan ang alaala nila ng ex-girlfriend niya 5 years ago. Han, please, huwag mo kong iwan, hindi ko kaya. Pakiusap ni Freya sa kanya. I'm sorry Freya. Kailangan kong sundin si Dad. Kailangan ako ng company ngayon. Pero kailangan din kita, Wilder. I'm so sorry, Freya. Pero kapag hindi ko sinunod si Dad, sa illegitimate son niya, doon niya ibibigay ang lahat ng mana. Mawawalan ako, hindi pwede yon. Paano na ang future natin? Pero Han, paano ako? Paano tayo? I'm sorry. Hanggang dito na lang muna siguro tayo, Freya. Hanggang sa muli. Anito at pilit na binitawan ng kamay ng nobya upang makasakay na nga siya sa kotse niyang maghahatid sa kanya sa airport. Wilder, sandali! Huwag kang umalis! Huwag mo akong iwan! Narinig pa nga niyang sigaw ng babae, ngunit hindi na nga niya ito nilingon pa. Tahimik siyang napayukot na paiyak dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Mahal niya si Freya, pero kapag hindi niya sinunod ang ama na pumunta sa States, at doon tumira upang mapag-aralan ang takbo ng kumpanya,
siguradong hindi siya ang bibigyan nito ng mana na para naman talaga sa kanya. Siya kasi ay may kapatid sa labas. Bata ito sa kanya ng 3 taon pero napaka-matured na nitong mag-isip. Sa States din ito tumira at alam niyang ito ang magiging kaagaw niya sa kumpanya. Noon pa man ay nais na nga niyang maging tagapagmana. Mangyayari lamang yon kapag hiniwalayan nga niya si Freya at manirahan sa States kasama ang kanyang ama. Napabuntong hininga na nga lamang tuloy si Wilder matapos balikan ang nakaraan sa isip niya. Alam niyang mali ang desisyon na iwan ang nobya para sa pangarap niya, ngunit mahalaga talaga para sa kanya ang kumpanya. At ngayon na nakuha na nga niya ang matagal niyang pinapangarap, dinudurog naman ang puso niya dahil hanggang ngayon, mahal na mahal niya pa rin si Freya. Pero ang mga batang nakausap niya kanina, nagtataka siya. Sino sila? Hindi kaya nabuntis niya si Freya nang minsang may nangyari sa kanila bago siya umalis ng bansa? Hindi kaya ay anak talaga niya ang mga batang yun? Dahil sa bugsong ng nararamdaman, lumabas siya ng kanyang opisina. Sinakyan niya ang kanyang sasakyan at nagtungo sa adres na ipinadala ng bata. Ngayon na nakabalik na nga siya sa Pilipinas, susubukan niyang balikan ang nakaraan at hanapin ang katotohanan. Katotohanang matagal nang ang itinago sa kanya ng dating kasintahan. Makalipas ang 5 oras sa biyahe at 3 beses na pagkaligaw sa lansangan, natagpuan niya rin ang eksaktong adres na ibinigay ng mga bata. Namangha siya dahil malaki ang bahay na yun at malawak ang harap. Malaki rin ang gate nito at mukhang tahimik. Marami ring mga halaman sa labas. Bigla tuloy siyang napangiti. Tandang-tanda pa nga niya kung gaano kahilig sa mga halaman si Freya. Nang akma na nga niyang bubuksan ang pinto ng sasakyan, 2 bata namang naghahabulan ang masayang iniluwa ng pinto ng malaking bahay na tinitignan niya. Napangiti siya dahil sa napakasigla ng mga to. Naglalaro pa nga ito ng usong-uso na laro na lato-lato. Nagpapaligsahan silang magkapatid at ang kanina lang ay tanong sa isip ng lalaki, ngayon ay nasagot na. Tila carbon copy niya nga ang mga bata. Napahawak tuloy siya sa kanyang dibdib at mabilis na naramdaman ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Ang mga anak ko! Dahil sa pagkasabik sa mga bata, ibinukas na nga niya ng tuluyan ang pinto ng kanyang sasakyan upang puntahan sila, subalit muling natigilan nang makitang iniluwari ng pinto ang isang napakaganda at napakasexy na babae. Napanganga siya at natulala roon. Freya? Mga anak, halina na kayo sa loob. Kakain na tayo. Nagluto si mommy ng favorite niyong merienda, tsaka leche flan. Narinig niyang sigaw ng babae. Muli siyang napangiti habang naluluha. Katulad ng paborito niya ay paborito rin pala ng mga anak niya. Yay! Thank you, mommy! Tumatalon-talon na sigaw ng isa sa mga bata. Kinaya rin yon ng isa pa at sinalubong ng matutunog na halik ang kanilang ina. Napangiti na naman tuloy si Wilder. Kahit na lalaki siya, ngayong nakikita niya ang kanyang mag-iina na masasaya, malulusog at malayo sa sakit, ay sobrang saya ng puso niya. Pero isang katanungan muli ang namutawi sa isip niya. Paano niya lalapitan ang mag-iina gayong alam niyang malaki ang galit sa kanya ni Freya? Dahil maraming koneksyon at pera, pinaimbestigahan nga niya ang mag-iina. Nalaman niya na si Freya pala ang hinagtatrabaho sa isang kilalang bangko bilang production manager. Ang mga bata lamang ang naiiwan sa bahay sa buong maghapon, ngunit madalas naman ay binibilin sa mga kapitbahay na tignan-tignan. Sa ganoong paraan umiikot ang buhay sa araw-araw ng mag-iina. Ayon din kasi sa investigador na kinuha niya ay sapat lang ang kinikita ni Freya sa pagtatrabaho, kaya hindi na nga ito nakakakuha ng yaya na mag-aalaga sa mga bata hanggat wala siya. Ngunit noong maliliit daw ang mga to, may sariling tagapag-alaga ang kambal. Ngunit nang 5 taon ang 2 bata, dinapuan naman ng malubhang sakit si Jaydon, ang panganay na kambal, kaya hindi na ito nakakuha pa muli ng yaya. Bigla tuloy nakaramdam ng awa si Wilder kay Freya at sa kanilang mga anak.
Kung sanang hindi niya ito iniwan noon, siya lang sana ang kumakayad sa kanila at si Freya naman ang naiiwan para sa mga bata at nakakapag-focus ito. Dahil sa sitwasyon, minabuti ni Wilder na mangupahan ng isang maliit na apartment malapit sa bahay ni Freya. Sa ganoong paraan, ay madali niyang mapupuntahan ang mga bata at dahil malayo sa kanyang opisina, pinili na lamang muna niya ang mag-work from home at iatas sa malapit niyang pinsan ng trabaho. Yung pinsan niyang susunod na tagapagmana ng negosyo ng ama nito. Isang araw muli niyang binisita ang mga bata. Araw yun ang Sabado at nakita nga niya mula sa hardin na masayang nagtatawanan at nagkukulitan ng mga kanyang mag-ina. Nakita niyang may binigay na medyo malaking kahon si Freya sa mga bata. Pumapalakpak naman si Hayden at Julius sa saya. Masaya nilang binuksan ang kahon at dahil sa tuwa ni Hayden, napasigaw ito ng sobrang lakas. Yay! Ang bait po talaga ni Daddy Mommy, no? Ang dami ulit naming chocolates and toys. Natigilan si Wilbur habang nakikinig sa di kalayuan. Napaawang ang bibig niya at hindi mapigilan ng sariling mapakunot. Ano yun? Box galing sa daddy nila? Sa akin ba yun? Pero wala naman akong pinapadala. Teka, hindi kaya ginagawa yun ni Freya para... Oo mga anak, love na love kayo ng daddy nyo. Tignan nyo ang dami niyang pinadalang chocolates and toys para sa inyo. Mayroon pa sa loob ng mga gatas, vitamins, and groceries para sa inyo. May cash pa, o diba? Mahal na mahal kayo ng daddy. Okay ba yun? Opo! Sabay na sagot naman ng kambal na tuwang-tuwa. Kaya tara na, doon na tayo sa sala mag-unbox ng iba pang padala sa inyo ng daddy nyo. Marami pa roon, tara? Tara po! Sabay na sagot muli ng kambal at naghawak kamay pa. Sumunod sila sa kanilang ina papasok sa loob ng bahay nang masayang-masaya. Sa kabilang banda ay biglang nanubig ang mga mata ni Wilder. Lalaki siya at hindi niya ugaling umiyak pero sa ginagawang kabutihan ni Freya para sa kanilang mga anak, para bang tinutunaw ang puso niya. Totoong si Freya na ang tumayo bilang amatina ng mga bata. Patawarin mo ko Freya. Patawarin niyo ko mga anak. Araw-araw naging rutin ni Wilder ang bisitahin ang kanyang pamilya. Yun nga lang ay hanggang sa gate lang siya o di kaya ay sa kalayuan. Araw-araw niya ring nakikita si Freya na umaalis sa bahay para pumasok sa trabaho. Halata sa babaeng nahihirapan ito dahil walang magbabantay sa mga anak niya. Pero dahil sa kakapusan ay wala itong magawa. Nalaman din kasi ni Wilder mula sa investigador na hinar niya na ipinagtabuyan ito ng pamilya niya magmula nang malamang nabuntis ito at iniwan pa. Sinubukan niyang lumapit sa mga kamag-anak nila pero hindi siya pinatuloy dahil kilalang mayor ang kanyang ama. Malaki ang takot nila sa tatay ni Freya kaya hindi nila ito magawang patirahin sa kanila pero lihim silang nag-abot ng tulong pinansyal kay Freya dahil doon ay nakakuha ng maliit na apartment ang babae at nagtrabaho hanggang sa makapanganak. Napagalaman din Wilder na ang bahay na mayroon ngayon ang babae ay inutang lang pala sa bangko. Pinipilit ngang umano ng babae na mabayaran yon para sa kanyang mga anak. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya mabubuhay at gusto niyang matapos yon para pagdating ng panahon hindi mararanasan ng kanyang mga anak. Ang naranasan niya noong pinalayas siya at walang bahay na masisilungan. Patong-patong tuloy na pagkakakonsensya ang nararamdaman ni Wilder. Gusto niyang bumawi sa mga ito pero nag-iisip pa nga siya ng magandang paraan lalo na at alam niyang kinamumuhian siya ng babaeng hanggang ngayon ay minamahal ng puso niya. Dahil nakaalis na si Freya ay kinuha na nga niya mula sa loob ng kotse niya ang ilang pagkain at laruan na binili niya para sa mga bata. Nagtungo siya sa harap ng gate at doon ay kumatok ng paulit-ulit. Kinakabahan man siya sa ginagawa niya ngunit desidido talaga siyang mahawakan at mayakap ang mga anak niyang matagal na panahong nawalay sa kanya nang wala siyang kaalam-alam. Tao po! Jaydon, Julius! Tawag niya sa mga bata. Mga anak,
sigaw muli niya. Ilang sandali pa may dalawang kambalang lumabas ng pintuan. Animo'y nagsitalunan sa saya ang puso at kaluluwa ni Wilder. Sabik na nga siyang mayakap ang mga to. Sino po sila? Magalang na tanong ng mga ito at lumapit sa gate. Mahigpit namang hinawakan ni Wilder ang rehas noon. Ako si Daddy. Nandito na ako. Lumuluhang sabi ng lalaki. Nanlaki naman ang mga mata ni Jadon at Julius. Napatalon sila sa saya at nag-apir pa. Daddy! Sabay na sigaw nila at nagmamadaling binuksan ang gate at yumakap kaagad sa katawan ni Wilbur. Nabitawan na tuloy niya ang mga hawak niya at niyakap ng sobrang higpit ang mga bata habang siya ay masaganang tumutulo ang mga luha. Mga anak, kamusta kayo ha? Ayos lang ba kayo, Jadon Julius? Sunod-sunod niyang tanong at pinisil pa ang mga braso ng kambal. Buong katawan ng mga to ay tinitignan niya. Ayos lang po kami, Daddy. Sobrang happy po namin ni Julius kasi bumalik na kayo. Tara po sa loob, Daddy. Play po tayo. Inosenteng suwestiyon ni Julius. Oo, anak. Maglalaro tayo, ha? Teka sandali. Kukuhanin ko lang tong mga pasalubong ko sa inyo. Anito at muling binitbit. Ang kanina lang ay nabitawan niya. Nagtatatalo naman yun na kinuha ni na Jadon at Julius sa kanya. Wow, ang daming foods! Namamanghang sabi ni Jadon nang buksan niya ang plastic na hawak. Marami rin pong toys dito, Kuya Jadon. Wika naman ni Julius. Patingin! Sabik namang sabi ni Jadon at sinilip din ang plastic na hawak ni Julius. Wow, oo nga no. Ang dami! Thank you po, Daddy! Anito at muling yumakap kay Wilder. Ganon din ang ginawa ni Julius hanggang sa makapasok na nga sila sa loob ng bahay. Doon ay labis na namang ha si Wilder. Sobrang ganda ng bahay. Napakalinis at napakamaaliwalas. Marami ring gamit at ang iba ay halatang mamahalin pa. Lalo siyang bumilib kay Freya. Daddy, upo po tayo sa sofa. Suwestiyon ni Jadon at hinila ang kamay niya. Naupo sila sa sofa at napangiti na naman si Wilbur. Halatang bago pa ang sofa. Sobrang lambot at sobrang linis. Dahil sabik na sabik siya sa mga bata, nakipaglaro siya sa mga ito. Maya't maya niya rin itong kinukuhanan ng mga litrato at video. May sinet up pa nga siyang kamera para naman kapag namimiss nga niya ang kambal, may maalala nga siyang babalikan. Umuugong pa nga ang boses ni Jadon habang nilalaro ang laruan nitong eroplano. Wee! Ugong din ni Julius habang naglalaro naman ng kotse-kotsehan. Natatawa na lang tuloy si Wilder. Hanggang ngayon ay hindi siya makapaniwala sa nakikita. Nahahawakan at nakakasama na nga niya ang mga bata. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ganoon nagsisink in sa isip niya na ganap na pala talaga siyang ama. Anong gusto niyong pagkain? O order si Daddy? Nakangiting tanong ni Wilder sa mga bata. Talaga po? Jollibee po, Daddy. Diyan po kami, madalas dinadala ni Mommy. Sobrang sarap po roon, lalo na yung spicy na chicken joy. Sobrang juicy. Daddy, gusto ko po ng mix and match. Wika naman ang makulit na si Julius. Oh, sige, order si Daddy ah, tapos sabay-sabay tayong kakain. Ayos ba yon? Gusto niyo yon? Opo. Masayang ginulo ni Wilder ang buhok ng kanyang mga anak. At sandaling itinuon ang pansin sa telepono upang maka-order. Dinamihan na rin niya para siguradong mabusog ang mga bata. Naglaan din siya para kay Freya. Makalipas ang ilang sandali, dumating na nga rin kaagad ang delivery rider. Sumunod naman sa kanyang mga bata at nagtatatalo ng mga to sa saya nang makita na tatlong plastic yon ng Jollibee. Yay! Hayaw ni Julius. Salamat po, Daddy! Wika naman sa kanya ni Jadon at tumingkayad pa ito at ngumuso. Yumuko naman si Wilder at hinalikan ng bata. Si Julius naman ay nagtatatakbo na papunta sa loob. Sumunod na rin si Jadon kaya't naiwan si Wilder sa harap ng delivery rider. Binayaran niya ito at dahil masaya siya ngayon, binigyan niya ng malaking tip ang rider. Naku sir, salamat po! Anito at tuwang-tuwa pa nga. Tumangulang naman si Wilder at tinapik ang balikat ng rider
at saka ito pinanood sa pag-alis. Magaanong pakiramdam niyang bumuntong hininga at pumasok sa loob ng bahay. Sa dine-in area niya natagpuan ng dalawang makukulit na chikitik at kanya-kanyang dakma sa Chicken Joy. Kain na rin po kayo, Daddy. Ang sarap-sarap. Masayang wika ni Jaden habang puno ang bibig at magkabilang kamay pa na may hawak na Chicken Joy. Kaya tumabi nga siya sa mga anak at kumuha ng plato. At sinimulan na nga rin kumain at syempre, hindi mawawala ang groovy nilang mag-aama. Say cheese! Ani ni Wilder habang nakangiti sila sa harap ng kamera at saka yun pinindot. Nang matapos ay nagtawanan nga sila at kumain ng kumain hanggang kapo sila nangabusog. Grabe Daddy, ang sarap-sarap! Litaan niya naman ni Julius habang hinihimas paikot ang tiyan. Natawa naman si Wilder at kinulo ang buhok ng bata. Tinignan niya ang natira. Marami pa. Mga anak, pwede ba akong manghingi ng favor sa inyo? Malambing niyang tanong sa mga bata. Ano po yun, Daddy? Si Jaden na ang sumagot. Kapag umuwi si Mommy at tinanong kung sino ang bumili ng mga to at ng mga pasalubong ko, kanina sa inyo, sabihin niyo, nagaling lang sa malapit na friend, okay? Huwag ninyong sasabihin kay Mommy na bumalik na ako. Ha? Pero bakit po, Daddy? Eh mukha naman pong matagal na po niya kayong hinihintay eh. Tanong ni Julius habang naguguluhan. Hindi po ba at masama ang maglay? Dugtong pa nga ni Jaden. Napakamot sa batok si Wilder. Hindi naman sa paglalay, mga anak. Gusto ko lang kasing isurprise si Mommy. Kapag kasi nalaman niya na nakabalik na ako, hindi na yun surprise. Kailangan wala pong alam si Mommy na nandito na po si Daddy, okay? Nagkatinginan ng magkapatid at sabay ng umiti. Sabay nilang binalingan ng tingin ang ama at sabay din namang tumango. Okay po Daddy, basta favorite niya po ang red roses ha. Bigyan niyo po siya noon Daddy, sigurado pong matutuwa si Mommy. Wika nga ni Julius. Natawa si Wilder. Oo nga, favorite nga ng kanyang dating nobya ang pulang-pula na mga rosas. Rosas na palagi niyang ibinibigay rito sa tuwing may okasyon o kahit wala lalo na kung gusto niya lang lambingin si Freya at ipadama rito kung gaano niya kamahal ang nobya. Opo anak, bibili po si Daddy kaya sundin niyo ako ha? Isusurprise natin si Mommy, okay? Tanong niya ulit. Sabay naman na sumagot ang dalawa na ikinahingan niya ng maluwag. Ngayon ay iniisip niya paano niya isusurprise si Freya. Alam niyang nanunoot hanggang buto ang galit nito sa kanya. Samantala pasada ng alas 6 ng gabi nang makauwi si Freya sa bahay nila. Katulad ng palaging inaasahan ay sinasalubong siya ng mahihigpit at matatamis na yakap ng kanyang mga anak. Oh, salamat mga anak ko. Kamusta ang araw niyo ha? Okay lang ba kayo rito? Malambing na tanong niya sa mga bata. Para bang automatikong natatanggal ang mga ito ang pagod niya? Opo Mommy, sobrang nag-enjoy po kami. Nangunot naman ang noon ni Freya at natawa. Nag-enjoy? Kahit na kayong dalawa lang dito sa maghapon, nag-enjoy kayo? Takang tanong nga nito. Hindi po ah, kasama po namin si... Bago pa matapos ang sasabihin ni Julius, ay mabilis na agad na tinakpan ni Jaden ang bibig ng kapatid. O bakit? Nag-aalala naman na tanong ni Freya. Wala po Mommy, ang ibig pong sabihin ni Julius, pinuntahan po kami ni Manang Julieta, yung kapitbahay natin na madalas yung pagbilinan sa amin. Naglaro po kami, marami rin po siyang dalang pagkain kaya tara na po, kain na po tayo. Anito at ngumiti ng malapad. Hinila rin siya nito. Napangiti naman si Freya. Nagpatianod na lang siya sa paghila ng dalawa. Ang swerte ko talaga kay Ate Julieta. Mabuti na lang at nandyan siya. At least nababawasan ang pag-aalala ko sa inyo. Bulong nga nito. Wow, si Ate Julieta ba ang nagbigay nito? Tanong pa nga ng babae. Opo, Mommy! Sagot ni Jaden. Napansin din ni Freya ang pagkalabit ni Julius sa kuya niya, ngunit umiling lang ang ulo ng panganay niya at hinila si Julius para maglaro. Ano ka ba, Julius? Huwag mong sabihin, secret lang natin yun. Hindi ba? Isusurprise si Daddy si Mommy?
Nag-promise tayo kay Daddy na hindi natin sasabihin na nandito si Daddy. Nakalimutan mo na ba yun? Halos pabulong na sabi nga nito sa tenga ng kakambal niya. Oo nga pala kuya, sorry po. Paumanhin ni Julius at kumamot ng ulo. Naglaro na nga lang sila at kalaunan ay pinuntahan ang kanilang ina na kanina pa nga sila tinatawag. Halina kayo mga anak, kumain na tayo. Ito na ang hapuanan natin ha. Ininit ko na lang sa microwave para masarap. Busog na po kami, Mommy. Play lang po kami ni Kambal. Sagot ni Jaden at hinila na muli ang kambal sa sala para maglaro. Naiwan namang nakangiti si Freya habang pinagmamastan ang kanyang mga anak at ang mga paggaing nakita niya. Kahit na sobrang hirap ng buhay, sobrang buti pa rin talaga sa amin ng Diyos. Salamat po Panginoon, sabi nga ni Freya. Sa kabilang banda ay mahigpit na nahawakan ni Wilder ang pader na pinagtataguan niya. Hindi na kasi niya namalaya ng oras sa sobrang tuwa sa mga bata. Mabuti na lang at nakapagtago siya bago pa man makapasok sa loob ng bahay si Freya. Kasabot din niya ang mga anak niya dahil inutuuto niya ang mga ito na hindi pa siya pwedeng makita ng mami nila. Nang silipin niya si Freya, ay nakangiti ito habang kumakain ng mga binili niya. Tinitigan nito ang mga anak niya kaya halos matunaw na naman ang puso niya. Habang tumatagal ay mas lalong napapagtanto ni Wilder na sobrang laki na ng isinakripisyo nito para lang mabuhay niya ang mga anak nila. Isa lang siyang babae na tumayo ring lalaki para sa kanilang mga anak. Nang magbunta ng banyo si Freya para maligo, sinamantala niya ang pagkakataon para magpaalam na sa kanyang mga anak at dali-daling tumakbo palabas ng bahay. Nasa putuloy niya ang dibdib sa hingal. Daig ko patuloy ang magnanakaw. Bulong niya at tinignan muli ang bahay. Sana matanggap mo ulit ako, Freya. Sa araw-araw na nagdaan, ganun ang palaging routine ni Wilder. Iba-iba rin ang dinadala niyang pagkain para sa mga bata at lahat ng mga nire-request ng mga ito ay binibigay niya. Kaya kahit sa maikling panahon pa lamang na nakakasama niyang mga ito, mas lalo itong napapamahal sa kanya. Teka nga, ako nga subukan ko nga yan. Usong-uso ang laro na yan ngayon eh. Anito at kinuha kay Jaden ang lato-lato na hawak nito. Paano ba to? Ganito lang po, Daddy. Sagot naman ni Julius at nagpakitang gilas sa harap ng kanyang ama. Bilib namang nanood si Wilder sa bunso niya. Lalo na tuloy-tuloy ang pag-ikot at pag-uumbugan ng lato-lato nila. Ganun lang po, Daddy. Sa una, dahan-dahan lang po hanggang sa pabilis na po ng pabilis. Ani at malawak ng umiti. Abay, madali lang pala eh. Yakang-yaka ng Daddy niya yan. Ako pa. Preskong sabi nito at sinubukan na ngang maglaro. Ngunit una pa lang, palpak na. Nagkakanda umpog-umpog na lang sa kamay niya ang lato-latong hawak niya. Nagtawa na naman ang mga anak niya at walang sawa siyang tinuruan hanggang sa nakatsyamba na nga siya. O ayan, ayan, ang galing ko mga anak. Ayan pa, aray! Bigla siyang napahinto at nahawakan ng mahigpit ang kamay niya at napabungis-ngis sa sobrang sakit. Sa halip naman na mag-alala ang mga bata ay nagtawanan pa ang mga to. Napailing-iling na lang siya at dahil sa pagkapikon sa mga anak, hinabol niya nga ang mga to at sabay-sabay na pinagkikiliti, naghagal pa kantuloy sila sa pagtawa. Samantala dahil sa sakit ng ulo ay maagang umuwi si Freya. Pakaramdam niya kasi ay lalagnatin siya. Naulanan kasi siya kagabi nung makauwi siya. Hindi niya nadala ang payong niya kaya nung makauwi, mukha siyang basang sisiw. Hoy Freya, kamusta ka na? Pasensya ka na nga pala at hindi ko nadadalaw yung mga bata. Nagkasakit kasi ako hanggang ngayon nga eh. May ubo pa. Uso yata ang lagnat eh. Kaya nga nag-aalala lang din ako na baka mahawa sila kapag binisita ko sila. Paumanhin at pagpapaliwanag ng kapitbahay niyang si Julieta na madalas niyang pagbilinan sa mga anak niya. Ngunit sa sinabi niya ng babae ay napakunot ang noo niya. Ha? Ano pong hindi ninyo nadadalaw? Eh ang dalas pa nga po ninyong mag-iwan ng mga pagkain kaya tuwang-tuwa ang mga anak ko. Pag-uwi ko, busog na silang dalawa. Ipinapakita pa nga nila ang halos lumobo na ang tiyan nila eh, dahil sa kabusugan.
Ang babae naman ang sumunod na nagkunot ang noo. Ha? Eh noong nakaraang dalaw ko sa kanila, last week pa, hindi naman ako nakakapunta sa inyo dahil nilagnat nga ako, Freya. Natatakot akong mahawaan ng mga anak mo. Nang sakit ko kaya hindi ako lumalabas ng bahay. Ngayon lang talaga kita nakita kaya lumabas ako. Po? Eh sino po yung sinasabi nilang pumupunta sa bahay? Nagkibit-balikat ang matanda. Ewan ko. Bigla namang nakaramdam ng matinding kaba si Freya at nagmamadaling tumakbo pa uwi sa bahay niya. Mabilis niyang binuksan ang gate at saka dali-daling pumasok sa loob ng bahay ng biglang. Wilder? Natigilan naman sina Wilder, Jaydon at Julius sa pagkikilitian at pagtatawanan sa lapag. Unti-unting nawala ang ngiti sa labi ni Wilder at napalitan yun ng kaba nang makita si Freya. Kaba na halos magpasabog sa dibdib niya. Freya? Ano ginagawa mo dito, ha? Mga anak, Jaydon, Julius, halina nga kayo rito. Sigaw niya sa mga bata at hinigit niya ang mga braso ng mga ito. Dahil doon, nagkaroon nga ng saglit na katahimikan. Pero nagtataka siya. Dahil palapit sa kanya at palayo kay Wilder ang mga bata. Bakit kayo lumalapit sa kanya, ha? Kailan pa kayo natutong magsinungaling sa mami ninyo? Sabi niyo eh si Ate Julieta ang nagbibigay ng mga pagkain niyo at nagbabantay sa inyo rito pero hindi pala. Pumasok kayo sa kwarto. Mapapalo ko kayo mamaya. Dahil sa galit na yun ni Freya, nagiyakan ng malakas ang kambal at dali-dali silang lumapit sa daddy nila at doon ay yumakap. Lalong nang galaiti nga. Si Freya at sinubukan muling hablutin ang mga bata kay Wilder ngunit ayaw nitong kumala sa daddy nila. Sandali lang, Freya. Nasasaktan ang mga bata. Sabi nga ng lalaki. Nasasaktan sila kasi kasalanan mo. Hindi ko sila ni Mains ang tinuruan na magsinungaling sa akin. Dumating ka lang, natutong na silang gumawa ng mali. Sigaw nga ni Freya sa lalaki at pilit muling hinihigit ang mga bata. Mas lalong umiyak ng malakas sina Jason at Julius. Ano ba? Sigaw ng kanilang ina ngunit si Wilder, itinago niya sa likod niya ang mga anak upang protektahan ito sa galit na galit nilang ina. Tama na, Freya. Huwag mo silang saktan. Natatakot na sila. Kasalanan ko, oo. Ako ang may kasalanan. Sorry. Patawarin mo na ako, Freya. Nagmamakaawang sabi nito habang lumuluha. Ngunit matinding galit lamang ang naramdaman ni Freya at isang napakalakas na pagsampal sa mukha ni Wilder ang bukod tanging nagawa ng kamay niya. Dahil doon ay nagpanik ang kambal at mas lalong nagiiyak. Pagkatapos mo kong iwan at pabayaan ng ganun-ganun lang, ngayon hihingi ka ng tawad kung kailan ayos na kami ng manak ko. Napakakapal na mukha mo, Wilder. Bakit ka bumalik, ha? Sana hindi ka nalang bumalik dahil nakakainis ka. Sigaw niya sa pagmumukha ng dati ng nobyo. Ngunit pumikit at yumuko lamang si Wilder. Patuloy ang pagbagsak ng mga luha niya at tinatanggap na lamang niya ang lahat ng masasakit na salitang naririnig niya mula sa babaeng hanggang ngayon ay laman ng puso niya. Tama na po! Mommy, wag niyo pong saktan si Daddy! Please po, Mommy! Umiiyak na pagawat ni Jaydon habang nakalahad ang dalawang kamay sa harapan ng mommy niya upang bakuran ang daddy niya. Mas lalong naiyak si Wilder. Oo nga po, Mami. Ang tagal po namin hinintay na bumalik si Daddy. Sabi niyo po, pabalik siya. Babalikan niya kami. Babalikan niya tayo. Ngayong nandito na po siya, sasabihin niyo na sana hindi na lang siya bumalik. Bakit po, Mami? Masama po bang makita at makasama namin ang Daddy namin? Umiiyak ding tanong ni Julius. Bumagsak naman nang masagana ang mga luha ni Freya. Dahil sa tinuran at tinanong ng kanyang mga anak, ngunit sa tuwing nakikita niya ang pagmumukha ngayon ni Wilder, bumabalik ang lahat ng galit at hinanakit sa puso niya. Lumayas ka na, Wilder! Lumayas ka! Igting ang panganasigaw ni Freya at mariing dinuro ang nakabukas na pinto. Mami, wag po, please! Gusto pa po naming makasama si Daddy! Gusto po namin na makatabi siya sa pagtulog, Mami! Please po! Pagmamakaawa muli,
ni Jaydon at lumuhod pa nga sa harap ng ina. Yakap-yakap nito ang binti ni Freya. Lalong nadurog ang puso ni Wilder sa nakita. Gayon din ni Freya. Napapikit ng mariin ang babae at naramdaman na lang ang matinding pagkahilo. Pagmulat ng kanyang mga mata ay unti-unti yung nanlalabo hanggang sa bigla na lang siyang nawala ng puwersa sa katawan at nawala ng malay. Samantala malakas na napasigaw si Wilder sa bigla ang pagbagsak ni Freya. Lalong umiyak nang malakas ang mga bata. Si Wilder naman ay nagmamadali siyang nilapitan at binuhat. Mga anak, sumunod kayo sa akin. Dadalhin natin ang mami ninyo sa ospital. Napakataas ng lagnat niya. Sigaw nga ng lalaki sa mga bata na mabilis namang sumunod sa kanya. Pinagtulungan na nga lang din nilang isara ang pinto at sumunod sa sasakyan ni Wilder. Pagkarating sa ospital ay mabilis na dinala ni Wilder si Freya sa emergency room. Ilang sandali itong sinuri ng mga doktor at kalaunan ay giit ng mga to. Isang simple ngunit mataas na lagnat lamang daw yun. Ngunit kailangang makonfine ni Freya upang mabilis itong gumaling at matutukan. Nakahinga ng maluwag si Wilder at nasapon niya ang dibdib. Sige po, Dok, salamat. Tipid niyang sagot sa doktor bago siya iniwan. Umupo na nga rin siya sa gilid ng pader. Nilapitan din siya ng mga anak niyang hanggang ngayon ay namumugto ang mga mata. Daddy, kamusta raw po si Mommy? Okay na raw po ba siya? Inosenteng tanong ni Jaydon habang sinisinghot-singhot ang sipon sa ilong. Oo anak, nilalagnat lang si Mommy ninyo. Gagaling din siya basta promise niya sa akin. Alagaan natin siya, ha? Papasayahin natin ang Mommy ninyo para mabilis siyang gumaling. Okay ba yun? Ani at nag-thumbs up pa. Yes po, Daddy. Sabay na sagot naman nila Jaydon at Julius at mahigpit siyang niyakap. Napahinga tuloy siya ng malalim habang iniisip si Freya ang sitwasyon nito at ang matinding galit nito sa kanya. Nang magising ang babae, naramdaman nga niya ang sakit ng ulo niya. Napaaray siya nang wala sa oras, dahilan upang marinig siya ng mga nakapaligid sa kanya. Mommy, are you alright? Tanong ni Jaydon. Gumiti si Freya at hinawakan ang mukha nito. Yes, baby. Sagot niya at tilingon ang nasa kabilang bahagi niya na si Julius. Sobrang natakot kami, Mommy. Dapat po kasi nagre-rest din po kayo. Ayan tuloy, na-ospital ka po. Wika ni Julius. Nanubig naman ang mga mata ni Freya. Hinalikan niya sa noo ang anak nang bigla namang mahagip ng mga mata niya ang nasa sulok na si Wilder na nakayuko at nakanguso. Tila nagpapakyut ito sa kanya dahil may nagawa itong kasalanan sa kanya. Gumisi naman siya. Anong ginagawa mo rito? Inis na tanong niya. Mommy, huwag naman na po kayong magalit kay Daddy. Magbati na po kayo. Nakanguso rin pakiusap ni Jaydon. Napasinghap ang babae. Ang mabuti pa mga anak. Doon muna kayo sa sofa. Magplay na muna kayo, okay? Sige po, Mommy. Basta behave lang po kayo ni Daddy, ah. No fight-fight po. Bilin ng anak na nagpailing sa ulo ni Freya habang natatawa. Okay, baby. Sige na po. Play na kayo ni Julius. Tumango naman si Jaydon at sinama si Julius sa sofa. Doon ay pinaglaruan nila ang kani-kanilang laruan na dala. Si Freya naman ay masamang tinignan si Wilder. Gusto niya itong sigawan, murahin, bombahin, saktan at ipagtabuyan pero dahil sa mga anak niyang pumipigil at nakakakita sa kanila, gustuhin man niya, hindi niya magawa. Ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata sa sama ng loob na nararamdaman niya bukod sa sama ng pakiramdam niya. Ang sama pa ng mga alaalang pilit na bumabalik sa isip niya. Freya, pwede ba kitang makausap? Nahihiyang tanong ni Wilder na animoy pinitpit na bawang na lumapit sa kanya. Gumisi habang nakapikit si Freya. Gusto kong magpahinga, Wilder. Umalis ka na lang, utang na loob. Igting ang pangangunit mahinang bulong ng babae. Hindi kita pwedeng iwan ngayon, Freya. Sa narinig na yon sa lalaki, automatikong umarko. Ang sarkastikong pagngisi sa labi ni Freya. Iminulat niya ang mga mata at tinignan niya ang lalaki. Talaga? Hindi mo ako pwedeng iwan?
Ngayon pa talaga, Wilder? Ngayon mo pa talaga nasabi yan? Talaga lang ah? Kung kailan kaya ko na nawala ka? Sumbat niya sa dating nobyo at mapait na umiti. Freya, ano bang dahilan? At bakit bumalik ka pa? Hindi ba't nasa ibang bansa ka na? Bakit bumalik ka pa? Bakit mo pa ginugulo ang buhay namin kung kailan okay na kami? Hindi ka naman na namin kailangan, Wilder. Kung paano mo ako iniwan noon, gawin mo ulit ngayon. Utang na loob lang, Wilder. Pakiusap lang. I'm so sorry, Freya. Pinagsisihan ko na ang mga nagawa ko dati. Hindi mo naman kasi sinabi sa akin na may anak pala tayo, na nabuntis pala kita bago ako umalis. Aba, talagang sinusumbatan mo pa ako ngayon. So ano to? All this time, kasalanan ko pa pala ang lahat? Hindi naman sa ganun, Freya. Eh ano? Anong magagawa ko kung hindi kita kinontak, ha? Ilang beses kitang sinubukang kontakin nun pero wala. Ilang beses akong pumunta sa bahay niyo, nagmakaawa sa mga katulong doon na ipakausap sa kanila ni Freya. Anito, mag-usap lang sila ng daddy nila kaya't sa huli pumayag na nga lamang ang mga bata tuluyan ng nasolo ni na Wilder at Freya ang buong kwarto na walang kahit na sino ang makakarinig sa kanila. Noong mga panahon na nagugutom ang mga anak ko, nasan ka? Noong mga panahon na nababasa kami ng ulan at walang masilungan, nasan ka? Noong mga panahon na naghahanap sila ng ama, nasan ka? Wala, di ba? Tapos ngayon, bigla ka nalang darating at magmamagaling? Natatay ka na? Magpapakitang gilas sa mga bata na mabuti kang ama? Wilder, tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Nasaan sa pagmumukhang yan ang mabuting ama sa mga anak ko? Wala, di ba? Naiintindihan kita, Freya. Patawarin mo sana ako. Hindi na, Wilder. Bigyan mo lang ako ng katahimikan, ayos na. Umalis ka na lang ulit sa buhay namin ng mga bata. Layuan mo na kami, lalo na si Jadon at Julius. Hindi ka nila kailangan dahil buong buhay nila, ako lang ang kinilala nilang ama at ina. Pero Freya, gusto nila akong makasama. Ganun din ako. Huwag mo namang ipagkait sa akin ang karapatan ko sa kanila at ang karapatan nila sa akin. Pakiusap, Freya. Gagawin ko ang lahat. Babawi ako this time. Huwag mo na akong ilayo sa kanila. Tama na ang drama, Wilder. Matagal na tayong tapos. Ako lang ang magulang ng mga bata at ako lang ang may karapatan sa kanila. Umalis ka na. Freya naman. Please lang, Wilder. Umalis ka na. Huwag mo nang hintayin na tumawag pa ako ng mga pulis para kaladkarin ka. Freya! Pilit na hinawakan ni Wilder ang kamay ng babae, ngunit iwinaksiyo ni Freya. Makuha ka sa tingin, Wilder. Huwag mong hintayin na sumabok ako at gumawa ng iskandalo rito. Banta ni Freya sa lalaki at sa huli ay wala na lang nagawa si Wilder. Bagsak ang magkabila niyang balikat na lumabas ang kwarto. Si Freya naman ay naiwan na masama ang loob at umiiyak. Bakit pa kasi bumalik ka pa? Hindi ka namin kailangan, Wilder. Ilang araw ang lumipas, nabalitaan ni Wilder na nakauwi na nga ng bahay si na Freya at magaling na ito. Dali-dali siyang nagpunta roon, dala ng isang malaking bouquet ng bulaklak. Desidido na nga siyang amuhin ng babae at makuha muli ang loob nito. Alam niya ang malaking pagkakamali na nagawa niya noon at ngayon. Gusto niyang maitama yon. Freya, tao po! Katok niya sa gate. Pinindot niya rin ang doorbell. Freya, buksan mo naman itong pinto! Sigaw niya. Ilang sandali pa napansin nga niya na ang paglalabasan ng mga tao sa kani-kanilang bahay at nakikiusisa sa kung ano ang ginagawa niya pero wala siyang pakialam. Ang mahalaga lang sa kanya, pagbuksan siya ni Freya. Muli niyang pinindot ang doorbell at paulit-ulit na kumatok. Samantala na pabangon naman sa pagkakahiga si Freya nang marinig ang ingay mula sa labas ng bahay nila. Sinilip niya yun sa bintana at laking gulat niya. Nang makita si Wilder na nakatayo roon sa gitna ng tirik na araw at may dala pang bulaklak, napangisi siya. Bahala ka riyan, manigas ka! Anas niya at saka muling bumalik sa pagkakahiga sa sofa. Walang sawa namang kumatok at pumindot ng doorbell si Wilder sa labas ng bahay. Napasinghal na lang tuloy si Freya dahil hindi na nga niya marinig at maintindihan ng maayos ang pinapanood nila. Puro na lang nakakarinding boses ni Wilder ang naririnig niya. Mommy, sino po yung kumakatok? Parang kaboses po siya ni Daddy, tanong ni Jadon
na kumukuskus pa ng kamay sa mga magkabila nitong mga mata. Halata na kagigising lang ito at nagising lang dahil sa ingay ng kanilang ama. Lalo tuloy na inis si Freya. "Hindi anak, may baliw lang siguro sa labas. Halika, manood na lang tayo." Anito at kinuha si Jaydon. Iniupo nga niya ito sa kandungan niya at pinanood nila ang TV. "Freya, buksan mo naman na oh. Sunog na ako." Sigaw muli ng lalaki at sa pagkakataong to, mas malakas na yun. Sabay tuloy na nagkatingina ng mag-ina. Dahil sa curiosidad ni Freya kung bakit bigla na lang lumakas ng ganoon kalakas, ang boses ng lalaki iniwan na lang muna niya si Jaydon sa sofa. Lumapit siya sa bintana at sinilip mula roon si Wilder. Literal na nalaglag ang panga niya nang makita si Wilder na may hawak na mikropono ng tanod na nasa tabi niya. Nasaputuloy niya ang sariling noo. "Diyos ko po, nakakahiya ang ginagawa ng lalaking to. Mommy, si Daddy yata talaga yun. Tara po, puntahan po natin." Pakiusap ng anak niya habang inihila ang laylayan ng damit niya. Umupo siya sa harap nito. "Baby, pwede bang humingi ng favor si Mommy?" "Ano po yun?" "Pwede bang wag muna ngayon? Galing kasi sakit sa Mommy. Gusto ko pong mag-rest." "Po? Pero nasa labas po si Daddy, kawawa naman po siya roon, Mommy. Nabibilad na po siya sa araw." Pakiusap muli ng bata habang nagpapapi ice pa. Napabuntong hininga tuloy si Freya. "Anak, go upstairs muna. Kami na lang muna ng Daddy ninyo ang mag-uusap, okay?" "But Mommy, I want to see Daddy. I miss him so much." Dahil sa pagpapaawa at pakikiusap ng bata, sa huli ay walang nagawa si Freya. Nangunguna na kasi si Jaydon na lumabas ng bahay at pinuntahan ng tatay nito. Masama ang loob niyang bumuntong hininga at umupo sa sofa. Ilang sandali lang ay narinig nga niya ang pagpasok ng magama. Buhat-buhat pa nga ni Wilder ang anak at si Jaydon naman ang humahawak sa malaking buki ng bulaklak na dala ni Wilder kanina. Konti nga lang ang inilaki roon ni Jaydon kaya nang makita yun ni Freya, napangiti siya ngunit nang mapagtantong umarko ang labi niya sa pagngiti, bigla niyang binawi yun at ibinist mood ang muka. "Mommy, pinapabigay po ni Daddy, look ho, super bango po niya." Wika ng bata habang inaabot sa kanya ang bulaklak. Gusto niya sanang tanggihan yun at isampal sa muka ni Wilder pero dahil ang anak niya ang nag-aabot ay tinanggap na lang niya yun kahit na masama ang loob. Hindi niya na inamoy pa yon at ibinusisi ang itsura. Basta na lang niyang inilapag yon sa tabi niya. Sa kabilang banda ay nasakta naman ang puso ni Wilder sa nakita. Pilit na lang din siyang ngumiti kahit na ang awkward na. Dahil sa pagkasabik ng bata sa ama, nakipaglaro si Wilder sa panganay niya. Naging napakakulit nilang dalawa at mas lalo pang kumulit yon nang bumaba na rin si Julius na kagigising lang. "Ang daya mo naman, kuya. Bakit hindi mo ako ginising? Nandyan pala si Daddy. Bad ka talaga." Pagmamaktol pa nga ni Julius habang inginunguso nga ang bibig. "Sorry na, kambal." Anito at tumayo. Nilapitan niya ang kapatid at tinakbayan. "Pinuntahan kita kanina sa kwarto natin kaso naghihilik ka. Ginigising kita pero ayaw mong gumising. Pinalo mo pa nga ako eh." Dagdag nito na nagpanguso nga sa bibig ni Julius. "Talaga? Sorry." Ani at hinawakan pa ang magkabilang pisngi ni Jaydon pagkatapos ay hinalikan niya ang tungki ng ilong nito. "Napakasweet talaga ng magkapatid." Napangiti naman yon ng matamis sina Wilder at Freya hanggang sa magtama ang mga paningin nila. Mabilis na nawala ang ngiti sa labi ni Freya at pakunwaring itinuon ang atensyon sa umaandar na TV. Napangiti na lang si Wilder at muling nakipaglaro sa mga bata. Samantala, hindi mapigilan ni Freya ang panoori ng mag-ama. Gustong maluhan ang mga mata niya dahil talagang napakasweet ng tatlo. At ngayon nga lang niya nakita na ganito kasaya ang mga bata. Ito pala ang pakiramdam na makita niyang may tatay ang mga to. Sobrang saya ngunit nang maalala na naman niya ang ginawa nitong pangiiwan sa kanya noon, nagiging bato na naman ang puso niya.
Padabag siyang tumayo sa sofa. Nang marinig yun ni Wilder ay kaagad itong napatingin sa kanya pero inirapan lang siya ni Freya. Napakagat na lang ng ibabang labi si Wilder na halos pinipit ng luya. Gumawa ng sandwich si Freya para sa kanilang apat. Nagtimpla rin siya ng masarap at malamig na juice sa pichel at saka huminga ng malalim. Halina muna kayo, Jaden at Julius. Magmeryenda muna kayo, mga anak. Sigaw niya at iniiling ang ulo. Ayaw niyang tawagin si Wilder dahil pinangungunahan siya ng pride. Isa pa hindi niya alam kung paano ito tatawagin. Daddy, tara na po, kakain na raw po tayo. Narinig niyang pag-aya ng mga anak kay Wilder. Napabuntong hininga na lang tuloy siya. Hinayaan na lang na maging komportable ang sarili kahit na naiilang na nga lamang at kinakabahan siya. After 5 years kasi, ngayon niya lang ulit makakasabay na magmeryenda si Wilder. Kahit na papaano ay nahihiya rin naman siya na hindi ito pakainin. Ito pa rin naman ang ama ng mga anak niya. Nagtungo sila roon at sabay-sabay na kumain. Nanatiling tahimik sina Freya at Wilder. Si Wilder naman ay hindi alam kung paano tatansyahin si Freya. Halata sa bawat pagkagat nito nang tinapay at pag-inom nito ng juice ang galit nito sa kanya. Daddy! Hinila ni Jaden ang damit ni Wilder kaya't napabaling doon ang atensyon niya. Bakit anak? Tanong niya ngunit ang bata, mas hinila lang siya at winulungan sa tenga. Subuan niyo naman po si mommy, mukha po siyang beast mode eh. Napalunok ng laway si Wilder sa narinig. Please po daddy, anito at nagpuppy eyes. Kung ano man niyang binubulong mo sa daddy mo, magtigil ka na anak. Saway ni Freya. But mommy, bakit ba ang kulit mo? Napatigil sa pagsasalita si Freya nang hawakan ni Wilder ang kamay niya. Alam kong galit ka sa akin, pero pagbigyan mo na lang ang mga anak mo. Ngayon lang nila tayo nakikitang magkasama. Let's act. Kahit nasa harapan lang nila, kapag nakatalikod sila, doon mo na lang ipakita ang lahat ng sama ng loob mo sa akin, please. Handa ko namang tanggapin eh. Bulong niya na nagpatikom sa bibig ng babae. Nang tignan ni Freya ang mga anak, nakatingin lang ito sa kanya at nakasimangot. Bigla siyang nakonsensya. Hindi niya dapat idamay ang mga bata sa galit niya kay Wilder. Fine. Maikling sagot niya, nakaunting napangiti sa labi ni Wilder kahit na nagpaikot pa ng mga mata si Freya. Katulad ng hinihiling ng anak, hinayaan ni Freya na subuan siya ni Wilder. Ngingiti-ngiti na nga lang siya sa kanyang mga anak kahit na napaka-awkward ng sitwasyon niya. Kaya ang kambal tuwang-tuwa nga na nakikita silang magkasundo ni Wilder. Daddy, kiss mo naman si mommy, sol-sol ni Julius. Ang kasalukuyan namang iniinom na juice ni Freya na ibuga niya tuloy nang wala sa oras. Pinagsalubungan niya ng tingin ng anak. Julius? Oo nga po daddy, sige na po mommy. Dagdag pa na sol-sol ni Jaden. Napapikit na lang tuloy nang naiinis si Freya at nang lingunin niya si Wilder ay nakangiti lang ito sa kanya. Lalo siyang nailang at mas lalong dumoble ang hiya ng kanyang nararamdaman. Paano ba yan? Hiling ng bata. Kibit-balikat nitong sabi na sinamaan lang ng tingin ni Freya. Manigas ka. Mahinang singhal ng babae at minalditahan na naman siya. Ay mga anak ko, tignan ninyo si mommy. Ayaw magpakis, inirapan lang si daddy oh. Sumbong pa nga niya sa kambal. Habang nakanguso na ani may totoong nagtatampo. Mommy, sige na po. Ang kiss lang naman eh. Wika ni Jaden at tumayo sa upuan. Hinawakan niya ang ulo ng ama. At sinenyasan si Julius na gayahin siya, kaya't ginawa yon ng kakambal niya. Oh, anong ginagawa ninyo? Baka malaglag kayo mga anak. Suway sa kanila ni Freya. Hindi po ah, sige na po kasi, kiss na po kayo ni daddy kahit sa pisngi lang po. Pag-uulit ni Jaden. Dahil doon ay napabuntong hininga na naman si Freya, para tigilan lang ng makulit na anak. Labag sa loob siyang pumayag. Sige, basta sa pisngi lang ah. Kayo talaga? Ani at saka itinutok ang pisngi sa mukha ni Wilder. Pumikit din siya kaya napalunok ng laway si Wilder na kulang na lang ay sumabog na ang puso niya sa kaba. Sige na po daddy, go! Sulsol ni Jaden. Ginawa naman ni Wilder ng mabilisan yon upang tigilan na sila ng mga anak. Ngunit ang lokolokong kambal, ipinihit ang mga mukha
ng kanilang mga magulang sa isa't isa, kaya ang labi nga nila nagtama ng wala sa oras, naikipananlaki nga ng kanilang mga mata. Sa huli tuloy ay para na nga silang kinakabog ng napakalakas na kaba at nang maghiwalay sila, napasigaw ng wala sa oras si Freya dahil sa gulat. Tumayo rin ito at pinagpupunasan ang bibig. Nang balingan niya ng tingin ng dalawang makulit na anak, ay mabilis nga niyang hinabol ang mga to kaya't nagtatakbo nga sa kakulitan si na Jadon at Julius. Samantala na iwang nangingiti na parang isang timang na nababaliw si Wilder. Napahawak siya sa labi niya at parang hanggang ngayon, nararamdaman pa rin niya ang malalambot at matatamis na labi ng babaeng minamahal niya. Bigla tuloy niyang naalala ang unang beses na nagtama ang mga labi nila. Ay, kiss na! Sulsol ng mga taong nasa paligid nila, kaya mabilis na pinamulhan ng pisngi sina Wilder at Freya. Sinurprise kasi ni Wilder si Freya sa kanilang silidaralan ng masasarap na chocolates at magagandang bulaklak. Plus pa yung isang teddy bear na pinag-ipunan niya gamit ang mga allowance na binigay sa kanya ng kanyang mga magulang. Kiss daw! Nahihiyang bulong ni Wilder kay Freya habang kumakamot ito ng ulo. Ako ba dapat ang umalik sa'yo? Tura niya at ngumuso kaya mas lalong namula si Wilder. Sus, kunwari pa kayo! Wala nang hiya-hiya! Sigaw ng isa sa mga kaklasa nila at itunulak si Wilder palapit kay Freya dahilan para aksidenteng mapahalik ang binata sa labi ng dalaga. Kapwa nang lalaki ang kanilang mga mata at sa huli ay kapwa na papikit at dinamdam ang malalambot nilang mga labi. Ang mga kaklase naman nila ay nagtatatalon dahil sa labis na kilig. Ang iba ay naghahampasan pa ng mga balikat. Lalo tuloy na pangiti si Wilder at patuloy na pinanood ang kanilang mag-ina. Isang araw muli niyang binisita ang kanyang mga anak. Hindi siya nakontra ni Freya dahil wala ito. Pumasok daw sa trabaho. Daddy, swimming po tayo. May pool kami sa gilid ng bahay. Wika ni Jado na mabilis namang sinulsulan ni Julius. Oo nga po, Daddy. Saktong kasing mainit. Let's play. Dahil hindi matiis ang mga makukulit na anak, pumayag nga siya at magpalit ng short. Tinanggal na nga rin niya ang suot niyang t-shirt, kaya ang naglalakihan nitong mga muscles ay lumantad. Tara na po, Daddy! Sabay na hinawakan ni na Jadon at Julius ang magkabilang kamay ni Wilder at hinila ito papunta sa gilid ng bahay nila kung saan ay may isang napakalaking swimming pool. Mabuti na lang at mas mataas yung bubong, kaya hindi naman bilad na bilad ang tubig. Saktong-sakto at hindi siya mangangamba na baka siya ay mangitim. Doon ay nagtampisaw sila nang nagtampisaw. Sumisid pa nga si Wilder, kaya bilib na bilib sa kanyang mga anak. Tinuruan nga niya rin itong lumangoy habang may salbabida ang magkabilang braso ng mga bata. Ang lamig! Nangangatog na wika ni Julius kaya nagtawanan sina Wilder at Jadon. Ano? Gusto niya pang lumangoy? Tanong niya sa dalawa. Opo, Daddy, gusto namin yung kasing galing niyo eh. Sagot ni Jadon at humagik-gik sa tawa, kaya masaya ulit silang tinuruan ni Wilder na punong-puno ng paggabay. Hanggang sa, anong ginagawa mo rito? Mabilis na naiahon sa tubig ni Wilder ang sumisisid sa tubig na si Jadon at ang nagtatampisaw na si Julius gamit ang dalawa niyang mga kamay. Animo'y bumuhat lang ito ng dalawang malaking isda mula sa swimming pool. Sabay naman na nag-peace sign si na Jadon at Julius matapos ilamusan ng mukhang basang-basa dahil sa tubig. Mommy, peace po! Kami po ang nagaya kay Daddy na maligo sa pool. Ang galing-galing niya pong mag-swim eh. Ganun-ganun no? Saad ng makulit na si Jadon na tumakto pa talagang nagsuswimming sa ere. Kaya nga po, tara na po rito, Mommy. Mag-swim na rin po kayo para tanggal init ng ulo kay Daddy. Singit naman ni Julius at humagigit pa sa tawa. Nasa po naman ni Freya ang sariling noo. Hay, Diyos kong mga bata to. Ani at nagpaikot ng mga mata. Samantala ay pilit naman na yumakap si Julius sa Daddy Wilder niya. Daddy, ibaba niyo po kami ni Kuya Jadon. Lalapitan po namin si Mommy at pipiliting sumama sa atin dito sa pool. Kapag ayaw niya, itutulak po namin siya tapos saluhin niyo ha.
We got you, Daddy. Paiibigin talaga natin ng husto si Mommy sa inyo para hindi nyo na po kayo pinalalayas at maging isang one big happy family na ulit tayo. Mahinang bulong nga ng lalaki sa tenga at muling humbagik-gik, si Julius. Natuwa naman si Wilder sa plano ng mga bata at ang dalawang makulit na chikiting, kinulit nga ang Mommy nila na maligo rin sa pool, ngunit ayaw nito. Nagtingin na naman ang nakakalokong dalawang kambal at buong puwersa na itinulak si Freya pabagsak sa pool na mabilis namang sinalo ni Wilder. Doon ay nagkatitigan silang dalawa na kapwa basang-basa sa tubig dahil biglaan yun nagulat na lang si Freya nang makitang nakahawak na pala siya sa matitipunong dibdib ng lalaki na mabilis ikinapanik ng puso niya. Lagpas bewang lang kasi nila ang tubig kaya naman kitang-kita niya ang katawan nito na dati ay hindi naman ganoon katipuno at kaganda. Dati kasi ay puro bilbil si Wilder pero ngayon, anong nangyari? Bakit parang ang sarap na yata nito sa kanyang paningin? Lumayo ka! Ani at tinulak pa ang dibdib ng lalaki. Napangiti naman si Wilder lalo nang tumalikod dito sa kanya. Napansin niya tuloy ang katawan nitong nabasa ng tubig. Ngayon niya napagtanto na hindi lang pala basta sexy si Freya kundi napaka-sexy talaga. Ukit na ukit ang nakakurba nitong katawan tapos ay naglalakihan pa ang dalawa nitong pakwan. Napalunok tuloy siya ng laway. Kahit na nilalamig na ang katawan pero dahil sa nakikita ng kanyang mga mata, mainit at nakakatuksong pakiramdam ang nararamdaman niya. Samantala ay nag-appear naman ang dalawang kambal at anito, mission accomplished! Bumaba na rin muli sila sa pool at pinagtatampisaw ng tubig ang dalawa kaya sina Freya at Wilder hindi na malayang nagkalapit na pala. Dahil sa gulat ni Freya, nang maramdaman muli ang katawan ng lalaki ay nagpanik siya nang wala sa oras nang bigla pang nadulas ang paa niya. Mabilis naman siyang nasalo ni Wilder at nagkatitigan na nga na naman sila. Nagtatalo naman sa tuwa ang dalawang makulit na kambal. Nagpapapalakpak pa nga silang dalawa habang masayang masaya. Ay, na-fall na naman si Mommy kay Daddy! Panunuksan ni Jaydon. Forever na ulit! Dugtong naman ni Julius at nag-opasign pa nga gamit ang daliri nito. Mabilis namang kumala si Freya kay Wilder at umayos ng pagkakatayo. Niyakap niya rin ang sarili at inirapan ng lalaki. Kunwari pa itong nagagalit pero ang totoo, bigla siyang nakaramdam ng kilig. Ngayon niya lang kasi ulit nakita ng malapitan ang mukha ni Wilder. Tunay ngang malaki ang ikinagwapo nito na kahit siya ay mapapalaglag panty. Dahil sa kakulitan ng dalawa, sa huli ay nakuha na nga rin nila ang kiliti ni Freya na nakatimpisaw nga kasama sila. Dahil noon lang nangyari yon, mabilis na inabot ni Wilder ang cellphone niya sa gilid ng swimming pool at doon ay nag-groofy sila. Ngiting-ngiti ang mukha niya at dahil masaya na nga rin si Freya, maging ito ay maganda na rin ang ngiti kaya ang dalawa na makulit na bata feeling na abot ang langit dahil sa saya. Nang matapos silang maligo at magbabad sa pool, sabay na nga rin na pinaliguan ni Freya at Wilder ang kambal. Pakiramdam tuloy ni Freya ay gumaan ang trabaho niya sa pagpapaligo ng kambal dahil tig-isa sila ni Wilder. Enjoy na enjoy naman sina Jaydon at Julius dahil ngayon lang talaga nila ito naranasan. Dahil sa pagod ng kambal, nakatulog din ito kaagad matapos painumin ng gatas. Yun nga lang ay nakayakap sina Mommy at Daddy niya na parehas na sa kabilang dulo ng kama. Kaya ang dalawa, hindi makawala-wala sa kanila. Napabuntong hininga na lang tuloy si Freya at pumikit. Ngayon niya naramdaman ang pagod sa trabaho at sa pakikipaglaro sa mga bata. Si Wilder naman ay tumitig lang sa kisame habang unan-unan niya ang isa niyang braso. Masaya siyang napangiti habang binabalikan niya ang masaya nilang alaala kanina. Nang lingunin niya ang kanyang pamilya, lahat sila ay mahimbing na ang tulog kaya tumagilid siya ng pagkakahiga paharap sa mga to. Kung alam ko lang na magkakaanak na pala ako nun, sana hindi na lang ako umalis. Sana hindi ko na-miss ang ilang taon na kasama kayo. Makalipas ang dalawang oras, doon lang nagising si Freya. Nang lingunin niya ang mga bata ay mahimbing pa rin ang tulog ng mga ito ngunit nalungkot siya
nang hindi na nga niya nakita sa dulong bahagi ng kama si Wilder. Umuwi yata siya, dismayadong bulong niya, at nang mapagtanto ang sinabi ay biglang nagsalubong ang kilay niya. Teka, ano bang pakialam ko? Aniyat nagpaikot ng mga mata. Maingat siyang umalis sa tabi ni Julius at hinilikan pa ito sa noo. Gayon din ang ginawa niya sa anak niyang si Jaydon at saka na nga siya umalis sa kwarto. Hindi naman nagising ang mga bata kaya nag-uunat-unat nga siyang bumaba sa hagdan patungo sa kusina para makapagmeryenda. Abala niyang itinali ang buhok niya paikot at nang makita ang lalaking nakasuot ng apron ay nalaglag ang panga niya. Wilder? Oh, Freya, gising ka na pala. Maupo ka muna, hindi ko pa tapos lutuin itong hapunan natin para mamaya. Alas 5 na rin kasi ng hapon kaya nagluto na ako. Aniyat ngumiti. Lalong nalaglag ang panga ng babae at biglang nagtaray. Nilapitan niya ang lalaki ng magkasalubong ang kilay habang nakapamewang. At sinong nagbigay sa iyo ng permiso para magluto at gamitin ang mga gamit ko? Lininisin ko na lang. Aniyat kumamot sa ulo. Mumisi naman si Freya. Kung inaakala mong okay na tayo, dahil kanina nagkakamali ka. Ginawa ko lang yun para sa mga bata kahit asiwang-asiwa ako sa makita ka. Masama ang loob na sabi nito at umupo na nga sa silya, kaharap ng malaki nilang lamesa. Doon ay may nakita nga siyang bagong luto na fries at Del Monte ketchup. Mabilis niya itong tinikman. At nang masarapan sa lasa ng pagkain, sunod-sunod niya itong nilantakan. Sakto at may soft drinks pa, kaya napalitan ng sayang kanina lang ay pagka-bad trip niya. Napangiti tuloy si Wilder at kinuha pa mula sa air fryer ang kaluluto lang niyang french fries. Nilagay niya yon sa mangkok na may tissue at inilapag sa harap ng babae. Heto pa, kumain ka pa. Nakangiting sabi ng lalaki na ikinangiti naman ni Freya. Biglaan niyang napansin ang ikinilos niya. Kaya naman dinerecho niya ang katawan at mahinay na lang nakinain ang kanina lang ay nilalantakan niyang french fries. Ani may dalagang Pilipina itong hindi makabasag pinggan. Kaya natawa ng mahina si Wilder at muling pinagtuunan ng pansin ang iniluluto nga niyang ulam. Hanggang kailan mo balak gawin to? Pagbasag ni Freya sa namayaning katahimikan sa pagitan nila. Nilingon naman siya ni Wilder. Ang alin? Hindi pa ba obvious? Inis na singhal ni Freya at nagpaikot na naman ng mga mata. Maliit na napangiti si Wilder at anito, hanggang sa mapatawad mo na ako at matanggap na ama ng anak mo. Natigilan naman sa pagmuya si Freya. Dahan-dahan niyang nilingon ang likod ng lalaking nagluluto. Ngumisi siya. So, sa tingin mo, ganun na lang kadali ang lahat? Hindi magbabago ng mga ganyan mo ang sakit na iniwan mo, Wilder. Alam ko naman yun, kaya nga gagawin ko ang lahat, diba? Malaki ang pagkakamali ko kaya naiintindihan ko kung saan nanggagaling ang galit mo. Mali ako, Freya, at alam ko hindi enough ang sorry. Kaya naman gusto kong bumawi at patunayan na hinding-hindi ko na yun gagawin ulit. Niminsan, hindi ko ilalaban ang sarili ko para maging tama, lalo na at ikaw lang ang tumayong mga magulang sa mga anak natin sa loob ng 5 taon. Hindi kumibo si Freya. Sa halip ay masama ang loob ng umisi lang. Hindi ko alam kung magagawa pa kitang patawarin at tanggapin ulit, Wilder. Araw-araw at walang sawa na sinuyo ni Wilder si Freya. Niligawan niya itong muli sa paraang alam niya at inalagaan niya ng sobra ang mga anak nila. Habang pumapasok sa trabaho si Freya, ay si Wilder ang nagbabantay sa mga bata. Kahit papaano ay nabawasan ang alalahanin niya sa mga bata sa tuwing iniiwasan niya ito. Kahit papaano ay nakakahinga na nga siya nang maluwag kaya habang tumatagal, ay napapagtanto nga niya ang halaga nang nandito si Wilder sa wala. Gayunpaman patuloy rin ang pagbalik ng alaala ng bangungot ng iniwan nito sa kanya. Ang lahat ng pinaghirapan niyang hirap noong pinalayas siya at walang matuluyan. Naranasan niyang tumira ng ilang araw sa lansangan at inihiling na sana panaginip lang ang lahat o di kaya ay sana balikan na nga siya ni Wilder ngunit wala. Naalala niya pa na sa tuwing magkakasakit ang mga anak niya, ang daddy ng mga ito ang hinahanap ng mga bata. Ngunit wala siyang mapakita
Lumaki ang mga bata na walang amang kinagisnan kung hindi ang pagpapanggap lang niya na sinusuportahan sila nito kahit na hindi naman talaga. Hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin siya at hindi maiwasang isumbat ang lahat ng iyon sa lalaki. Isang gabi, hating gabi na nang makauwi si Freya ng lasing na lasing. Mabuti na nga lamang at naroon si Wilder kaya't naalalayan siya nito lalo na nang buntik na nitong madapa at masubsob sa semento. Freya, buntik ka na rin ah. San ka ba galing? Teka nga, may alak ka. San ka ba uminom? Nag-aalalang tanong ni Wilder ngunit baliw na natawa na lamang si Freya. Hey, ikaw ba Wilder? Yung hayop na lalaking nang iwan sa akin. Anong ginagawa mo rito ha? Anas ng babae na lasing ang tono. Pagewang-gewang pa nga ito at bahagya na lang nakamulat ang mga mata. Naghahanap na ng kama. Hais, kanina ka pa hinahanap ng mga bata. Naglasing ka lang pala. Pupuntahan na sana kita sa trabaho mo eh. Concerned na sabi ng lalaki. Aba, ikaw ba? E concerned sa akin? Huwag ako dude, utot mo. Mabaho. Singhal ng babae at saka itinulak ang matigas na katawan ni Wilder para ilayo sa kanya nang bigla namang magdire-diretsyo ang paglalakad niya at napasubsob na lang sa sofa na sa paningin niya kanina ay kama na. Aray! Lasing niyang reklamo. Bakit ba may unan dito? Alisin mo nga yan ang init. Inis niyang taboy sa malaking sandalan ng sofa ngunit hindi niya ito maalis. Ano ba? Bakit ayaw? Napailing na lang ng ulo si Wilder at nilapitan ng babae. Hindi kasi unan yan. Sofa yan, Freya, sofa. Ah, sofa pala. Akala ko sapak. Ha? Anong sapak? Sapak? Natatawa namang pagtatama ni Freya at saka sumapak na nga sa hangin. Nasapo na lang ni Wilder ang sariling noo. Alam mo, sobrang lasing ka na talaga. Kailangan na kitang madala sa kwarto mo. Baka makita ka pa ng mga bata. Sabihin nila na babaliw na ang nanay nila. Bulungan ni Wilder at akma na sanang bubuhatin ang babae ngunit tinulak siya nito at padabog na bumangon. Ano ba? Manyak ka? Bakit ka nananansing ha? Sira ulo ka. Ano pang gusto mong suntukan tayo? Paghahamon nga ni Freya nang magkasalubong pa ang kilay. Iniakto niya rin ang dalawang kamay na animoy handa sa pakikipagsuntukan. Natawa na lang si Wilder sa napaka-cute na inaakto ng babae. Oh, bakit ka tumatawa? Baliw ka ba? Singal muli ng galit na galit na babae. Hindi po, tara na. Yatid na kita sa itaas. Lumapit si Wilder sa babae upang buhatin ito, ngunit si Freya itinulak lang siya palayo. Huwag mo nga akong hawakan. Pangit-pangit mo, tse. Malditang sabi nito habang lasing at saka tumayo, pagewang-gewang siyang naglakad hanggang sa magkanda umpog-umpog na nga ang tuhod niya sa mga kanto ng mga gamit niya. Aray ko po, anito habang nakanguso at hinahawakan ang tuhod. Iiling-iling naman siyang nilapitan ni Wilder at inalalayan. Ang kulit kasi, halika na, ihatid na kita sa kwarto mo. Kinatawag mong pangit pero kinabaliwan mo dati ng sobra. Preskong anito at ngumisi. Hindi na nga niya hinintay pang magreklamo ang babae at agaran nga niya itong binuhat at umakyat sa hagdan. Nagwala naman si Freya na parang isang bata kaya nahirapan si Wilder sa pag-akyat sa hagdan. Huwag kang malikot Freya, malalaglag tayo. Sita nga niya rito ngunit hindi nagpatinag ang babae. Binilisan na nga lang niya ang paghakbang hanggang sa nakarating nga sila sa silid ni Freya. Doon ay naibagsak na nga lang niya ang lasing na katawan ng babae. Ang bigat mo! Reklamo ni Wilder nang inisian ni Freya at dumapa. Huwag kang dumapa, tumiyaya ka! Anito sa babae at pinihit ang katawan, pati yaya ngunit pagpihit niya rito nakapikit na pala ang babae at nakanganga pa. Napailing na lang tuloy siya ng ulo habang nangingiti. Maingat niyang hinawi ang mga hibla ng buhok ni Freya na tumatabing sa mukha nito. Pinagmasdan niya ng malaya ang bawat detalye ng mukha niya. Muling kumirot ang puso niya dahil halata sa mukha ni Freya ang kapaguran at stress na dinadala. I'm so sorry Freya. Kung hindi kita iniwan, hindi mo mararanasan ang lahat ng to. Mahal ko.
pahina ang bulong niya. Nang bigla namang umili ang babae. Wilder. Sabi nga nito sa pangalan niya habang natutulog. Bigla tuloy siyang napangiti. Bakit po? Malambing at masuyong tanong ni Wilder kay Freya. Palawak naman ang palawak ang ngiti ni Wilder. Pakiramdam niya kasi ay gumaganda ang pangalan niya kapag si Freya ang nagsasabi. Wilder, bumalik ka na. Miss na miss na kita. Anito na bumasag sa puso ng lalaki. Ilang sandali pa ay nakita na nga lang niya ang mga luha sa mga mata ni Freya. Lalong nadurog ang puso niya. Kailangan ka namin ng mga anak mo, Wilder. Miss na miss ka na nila. Wilder, mahal na mahal kita. Halos pabulong ang naungol nito na siyang masaganang nagpatulo sa luha ni Wilder. Hinawakan niyang ng mahigpit ang mga kamay ni Freya at inalikan yun. Nandito na ako, Freya. Shh, hindi na ako aalis. Mahal na mahal din kita. Anito at muling hinalikan ng mahigpit ang kamay ng babaeng minamahal niya. Lasing na lasing at wala naman sa sariling nagmulat ng mga mata si Freya. Malabo niyang pinagmasdan ang mukha ng lalaking lumuluha sa harapan niya. Sino ka? Lumuluha namang nagtaas ng tingin si Wilder sa mukha ni Freya. Ako to, si Wilder. Nang marinig yun ni Freya ay sumilay ang ngiti sa labi niya. Wilder! Tawag muli nito sa pangalan ng lalaki at ang isa nitong kamay ay itinaas niya. Upang hawakan ang pisngi nito nang maramdaman niyang totoo yun. Napangiti siya. Totoo nga. Lasing itong sabi at mabilis na hinigit ang batok ni Wilder at niyakap ito ng sobrang higpit. Si Wilder naman ay napahagulgol sa iyak na parang isang bata. Niyakap niya rin ng sobrang higpit ang katawan ni Freya. Sorry Freya, patawarin mo ko. Patawarin mo ko, Han. Anito na muling nagpangiti sa labi ni Freya habang nakapikit. Shh, tahan na. Ngayon nandito ka na, pinapatawad na kita. Sad niya sa lalaki na mabilis namang nagpaangat sa ulo nito. Seryoso ka? Pinapatawad mo na ako? Nagugulat nitong tanong. Natinanguan lang naman ng lasing na si Freya habang baliw na tumatawa. Totoo ba talaga? Baka nadadala ka lang ng kalasingan. Hindi na ipagpatuloy pa ni Wilder ang sinasabi nang bigla na lang higitin ni Freya ang batok niya gamit ang dalawang kamay at lasing na siniil ng halik. Halos tumigil naman ang pagtibok ng puso ni Wilder. Nanlalaki ang kanyang mga mata at halos atakihin na nga ang puso niya. Hindi siya makapaniwala na sa mga oras na to, hinahalikan siya ng minamahal na si Freya. Samantala malawak namang napahagikik si Jaydon habang sinisilip ang kanyang ama't ina na naghahalikan. Bata pa siya pero ang isip niya, kahit papaano ay matured na kumpara sa ibang bata na kaedaran niya. Alam niyang mayroong hindi pagkakaunawaan ng mga magulang niya pero ngayon na nakikita na nga niya itong nagmamahalan ay sobrang saya niya. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto at nagpasalamat sa Diyos. Papa Jesus, salamat po. Sana maging okay na po sila mami at daddy. Gusto ko na pong makasama sila. Tsaka na magkasakasama na po kami na masayang pamilya. Thank you po dahil tinupad ninyo ang wish namin ni Kambal. I love you po. Malambing nitong panalangin sa itaas, sa Diyos at sa kana, nagtungong muli sa kwarto nila ni Julius at niyakap ang kapatid. I love you rin, Kambal ko. Anito at hinalikan sa pisngi si Julius. Kinabukasan, masakit ang ulo ni Freya nang magising. Nagpalingalinga siya sa paligid at nang mapagtantong nasa kwarto siya, ay napabuntong hininga siya. Hinilot niya ang magkabilang sintido ng makaupo. Hays, paano ako nakarating dito? Paano ba ako nakauwi? Ang sakit ng ulo ko. Daing niya at saka na lumabas upang magpunta sa kwarto ng mga anak niya. Ngunit pagdating niya roon ay wala roon ang mga bata. Nagtungo siya sa sala at nilingon ng kusina. Doon niya natagpuan ang mga anak na masayang nag-aalmusal habang inaasikaso ni Wilder. Natigilan siya. At nang magtama ang mga paningin nila ni Wilder, na nakangiti sa kanya ay nasapo niya ang bibig niya. Bigla niyang naalala kung ano ang pinagagagawa niya kagabi sa lalaki. Diyos ko po, kahihiyan, patawarin. Mahina ang sigaw ng babae at nagtatatakbo papunta
sa loob ng banyo. Doon ay pinagsasampal nga niya sa kaliwa at kanan ng mukha niya. Diyos ko, Freya, anong ginawa mo? Anong sinabi mo? At saka, bakit mo siya inalikan? Unye, mas ka talagang bruha ka. Sigaw niya sa sarili at dalawang kamay na sinabunutan ng buhok niya. Nakakahiya. Anito at napawaling na lang nang wala sa oras. Freya, tapos ka na bang magbanyo? Kakain na po tayo. Masuyong wika ni Wilder sa likod ng pinto ng banyong kinalulugaran niya. Lalong nasapo ni Freya ang dibdib. Bakit siya nagpupo? Matanda na ba ako? Diyos ko, Freya, sira ka talaga. Baka isipin yan, okay na talaga kayo. Dahil sa ilang ulit na pagkatok at pangungulit ni Wilder, lumabas na nga rin ang banyo si Freya matapos umiyak at maghilamos. Nang magsalubong ang paningin nila ng lalaki, inirapan na nga lamang niya ito para kunwari ay galit pa rin siya pero ang totoo, hiyang-hiya lang talaga siya kay Wilder. Sa harap ng hapagkainan ay tahimik lang na kumakain si Freya. Halos hindi na nga niya malasahan ang kinakain dahil sa pagkailang sa lalaki. Ay, Mommy! Bakit ka po nagbablush? Tanong na may halong pangasar ni Jaydon. Lalo tuloy na taranta si Freya at magkabilang kamay na hinawakan ng pisingin niya. Ako? Nagbablush? Hindi ah. Mariin niyang tanggi na nagpasalubong pa sa kilay niya. Narinig naman niya ang pagtawa ng mahina ni Wilder kaya mas lalo siyang nahiya. Mas naramdaman nga niya ang pag-init ng magkabila niyang pisngi. Hay nako naman! Pabulong na singhal niya. Mommy, since malapit na po ang birthday namin ni Kuya Jaydon, pwede po ba kaming mag-advance ng wish? Tanong ni Julius. Kinakabahan man, pero sabi na nga lamang ni Freya. Sige baby, pwede naman po, ano yun anak. Gusto po sana namin ni Kuya Jaydon na instead birthday party po ang gawin natin sa birthday namin, wedding yung nalang po sana ni Daddy para happy and complete family na po talaga tayo. Sa narinig na yon ni Freya, ay nasamid na nga lamang siya nang wala sa oras. Maagap naman siyang binigyan ng tubig ni Wilder at hinimas pa ang likod nito. Okay ka lang? Teka, ikaw ba eh tinuturuan mo ba ang mga anak ko ng ganyan? Pinagsalubungan nga niya ng tingin ng lalaki. Ha? Wala akong ginagawa ah. Nagluto lang ako ng breakfast nung pagbaba mo. Halos kabababa pa lang nila kaya paano ko naman sila tuturuan ng ganun? Ngisi lang ang isinagot ni Freya at nilingon ang anak na si Julius. Ah, baby, saka na lang siguro natin pag-usapan ng wedding kapag maayos na talaga ang lahat, okay? Ano po ba ang hindi maayos, Mommy? Nag-kiss naman na po kayo kagabi ni Daddy, ah. Singit ni Jaydon na kapwa ikinapanlaki ng mga mata ni na Wilder at Freya. Parehas na nalaglag ang panga nila. Ano ka mo? Ay, kunwari pa si Mommy pero kinikilig. Si Daddy naman pasimple pa. Akbayan mo na po kasi si Mommy, yung ganun o. Sul-sul naman ni Julius at isinenyas pa ang kamay na kunwari ay umaakbay sa hangin. Kaya nga po, malinaw po ang mga mata ko, Mommy. Nakita ko po kayo ni Daddy kagabi, ako pa nga po ang nag-close ng door niyo eh. Kaya sige na po, please Daddy, mag-propose ka na po kasi kay Mommy. Ang bagal-bagal niyo naman po kasi kumilos Daddy eh. Bahala kayo, baka mamaya biglang ligawan si Mommy ng iba. Nako talaga, deads tayo niyan. Mahaba pang paninermon at pangungumbinse ni Jaydon. Halos magmukha pang ang bunga ng mansanas ang babae dahil sa pula. Wedding daw. Mapanuksong bulong nito kay Freya kaya ang babae gusto na nga lang magpakain sa kinaupuan niya. Nako naman, kaya ayokong naglalasing eh palagi akong dinadala sa kahihiyan at problema. Konsuminado ang bulong nito sa sarili habang napapahilot sa kaliwang sentido. Isang araw, nakangusong lumapit si na Jaydon at Julius sa daddy nilang kararating lang. Wala ngayon si Freya at kapapasok pa lang sa trabaho. Daddy, I think may manliligaw na kay Mommy sa work niya. Palagi po kasi siyang nakangiti habang nagse-cellphone tapos minsan may naghatid pa sa kanyang guy noong wala kayo. Nakangusong sabi ni Jaydon sa ama. Oo nga po, Daddy. Nag-kiss pa nga po si Mommy sa pisngi nung guy eh. Malungkot naman na sabi ni Julius. Kapwa sila nagpapaawa sa kanilang ama dahil gusto na nga talaga nilang mabuo sila. Yung hindi nila
Nakikitang napipilitan ng mommy at daddy nila kapag magkasama. Yung araw-araw at gabi-gabi na matutulog at uuwi sa kanila ang kanilang ama. Gusto talaga nila ng kumpleto, masaya, maayos sa pamilya. Ang tanging naiisip lang nilang solusyon ay ang ikasal ang dalawa nilang magulang. Samantala, nagsalubong naman ang kilay ni Wilder. Ano? Kailan? Yung last, daddy, kanina. Sobrang saya ni mommy habang may kachat. Daddy, sige na po kasi, wag na po kayong magbagal. Magpropose na po kayo kay mommy. Sulsul nga ng anak. Napalunok naman ang laway si Wilder. Oo nga po, daddy. Kapag si mommy naunahan pa ng iba, nako talaga. Di na po tayo magkikita-kita, sige. Kasi sure kami ni Kambal magiging iba na ang tatay namin. Napaisip naman si Wilder. Kung yun lang ay may punto rin naman ng mga bata. Bigla tuloy siyang natakot. Paano kung maunahan nga naman siya ng iba? Paano kung bigla na lang itong maagaw sa kanya? Kailangan niyang ipagpatuloy ang planong panunuyo sa babae pero sa sitwasyon ngayon dahil sa hiling ng mga anak niya mapapabilis ang pagpo-propose niya kay Freya. Yun nga lang kailangan niya pang idaan sa puspusang dasalan kung tatanggapin pa nga siya ni Freya. Lalo na at sagad sa buto ang galit nito sa kanya. Pero bigla rin naman niyang naisip ang gabing nalasing ito at inamin nito ang nararamdaman para sa kanya. Kahit papaano ay nakaramdam siya ng kumpiyansa. Dahil sabi nga nila, karamihan sa mga tao kapag lasing lang nagsasabi ng totoo. Huminga siya ng malalim at seryosong tinignan ng mga anak. Sige, basta tulungan niyo ako ha. Magpo-propose na tayo sa mommy niyo. Sabi nga ni Wilder na nagpatalon pa nga sa saya sa mga bata. Nagpapapalakpak pa nga ang mga ito at sinugod siya ng mahigpit na yakap. Yay! Thank you, daddy! Sabay na sigaw ng Kambal at pinuno siya ng makukulit na pagyakap at pagkahalik sa mukha niya. Lalo tuloy siyang natuwa. Paano niya matatanggihan ng mga bata kung ganito sila manghingi ng pabor at magmahal sa kanya? Sobrang swerte niya na siya ang naging ama ng makukulit na chikiting nito. Makalipas ang isang linggo, pagod na pagod si Freya nang makauwi, ngunit napakunot ang noon niya nang makitang napakatahimik ng bahay. Bigla siyang kinabahan, lalo na nang makitang nakalak ang pinto. Diyos ko, ang mga anak ko! Nagpapanik na sigaw nito at nagmamadaling kumuha ng duplicate ng susi sa bag niya. Agad-agad niyang binuksan yun at nagmamadaling hinanap ang mga bata. Jadon, Julius, nasan kayo? Mga anak? Naiiyak nga niya na sigaw dahil sa takot at agad-agad na nagpunta sa kwarto ng mga bata, ngunit wala ito roon. Diyos ko, nasaan ang mga anak ko? Hindi kaya? Itinakas na sila ni Wilder? Walang hiya na yon. Mapapatay ko talaga siya kapag nalaman kong itinakas niya ang mga anak ko. Muli siyang nagtatatakbo. Papunta sa iba pang kwarto, ngunit wala ito roon hanggang sa mapansin niya ang kwarto niyang tila ay kahina-hinala. Kumakabog ang dibdib niyang nagtungo roon. Punong-puno ng kaba at takot ang puso niya. At dahil nais mahanap ang mga anak, pinihit niya ang doorknob na yon at sa kanyang pagbukas. Surprise! Malakas na sigaw sina Jadon at Julius at pinasabugan pa nga siya sa ibabaw ng ulo niya ng dalawang confetti popper. Biglang nanghina ang tuhod niya dahil nakita niya rin ang mga ito sa wakas. Napaluhod tuloy siya at niyakap niya ang dalawang mga bata habang umiiyak. Diyos ko, mga anak, sobrang nagalala ako. Akala ko kung ano nang nangyari sa inyo. Hindi na naipagpatuloy pa ni Freya ang sinasabi nang sa pagmulat ng kanilang mga mata ay nakita niya ang isang napakagandang silid na punong-puno ng petals ng mga rosas. Pula at puting lobo na nakadikit sa kisame at ang nakaarkong puso ng kandila kung saan ay nandoon si Wilder na may hawak na bouquet ng paborito niyang bulaklak at nakangiti. Isang masaganang luha ang pinakawala ng kanyang mga mata. Unti-unti niyang abitawan ang mga anak at napatakip sa kanyang bibig. Unti-unti rin siyang tumayo mula sa pagkakaluhod sa mga bata at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Nilapitan naman siya ni Wilder habang ang dalawa niyang mga anak ay nagtititili habang kinukuhanan sila ng video at litrato. Kasabay pa yun,
ng pagpapatugtog ni Julius ng theme song nila Wilder at Freya nung mga bago pa lang silang magkasintahan. Lalo tuloy na iyak si Freya nang marinig ang It Might Be You. Bulaklak para sa'yo. Nakakindat na sabi ni Wilder habang nakangiti sa mukha ng babae. Nanginginig naman ang kamay ni Freya na tinanggap yun at naitakip na lang niya sa luhaan na mukha niya ang malaking bouquet ng bulaklak. Naiiyak naman sa tuwa ng mahina si Wilder at hiningi ang isang kamay ni Freya. Ibinigay naman niya ng babae habang patuloy ito sa pag-iyak. Inalalaya naman siya ni Wilder na magtungo sila sa gitna ng nakaarkong puso ng kandila para natuloy sa sabog si Freya sa iba't ibang klase ng emosyong nararamdaman niya ngayon. Hindi siya makapagsalita, para siyang pinutulan ng dila. Sobrang speechless siya sa nakikita. Samantala, dalawang kamay naman na hinawakan ni Wilder ang isang kamay ni Freya. Pinisil-pisil niya yon habang nangingilid ang mga luha. Freya, alam kong marami akong pagkakamali. Paulit-ulit kong aaminin sa'yo yon, sa mga anak natin at sa sarili ko. Alam ng Diyos ang lahat ng ginawa ko at pinagsisihan kong iniwan kita at pinabayaan. Paulit-ulit kong sinisisi ang sarili ko na dahil sa akin naranasan mong maghirap ng sobra at mapagod para sa mga anak natin. Ngayon na nandito na ako, ayoko nang hayaan na maranasan mo ulit yun. Freya, gusto kong bumawi sa'yo. Gusto ulit kitang mahalin na parang alam ko at tinitiyak kong much better yon kaysa sa dating oras na ibinigay ko sa'yo. Freya, mahal na mahal pa rin kita. Hindi yun nabawasan kahit na kuunti o kahit na sandali habang nasa Amerika ko. Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Kaya Freya, han, pwede bang bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon? Pwede bang hayaan mo kong iparamdam sa'yo yun nang malaya? Han, will you marry me? Anito at saka kinuha mula sa bulsa ng suot niyang coat ang maliit na pulang kahon kung saan ay may silver ring na naroon sabay luhod sa harap ng babaeng pinaglalaanan niya ng buong pagmamahal at kalinga. Lalong naitakip ni Freya ang dalawa niyang kamay sa mukha niya. Humahagulgol siya sa pag-iyak ng paulit-ulit na tumango sa harap ng lalaking noon pa man, hindi naman talaga kailanman nawala sa puso niya. Oo, Wilder, pumapayag ako. Payag ako! Humahagulgol nga niyang sabi na ikinaliwanag ng buong mukha ni Wilder. Ang mga anak naman nilang sina Jadon at Julius, nagtatatalon nga sa saya at kilig. Nag-appear pa nga ang dalawa sabay sabing, "Mission accomplished! Maraming salamat, Freya. Maraming salamat." Kaagad na sagot ng lumuluhang lalaki matapos isuot ang singsing sa palasingsingan ni Freya. Mabilis din siyang tumayo at mahigpit na niyakap ang babaeng ni Minsan ay hindi nawala sa kanyang mga pangarap. Kahit lalaki siya, ay napahagulgol din siya sa iyak. "Maraming maraming salamat, Han. Hindi ko nasasayangin to, pangako. Gagawin ko ang lahat para sa'yo at para sa mga anak natin. Pangako yun, babawi ako, mahal ko. Babawi ako." Wika ng lumuluhang lalaki at tinawag ang kanyang mga anak. Sa gitna ng pusong nakaarko gamit ang maliliit na kandila ay masaya silang nagyakapan at nagiyakan. Kahit ang dalawang kambali na paluha na nga rin dahil sa wakas natupad na nga ang birthday wish at matagal na nga nilang pangarap na mabuo sila bilang isang pamilya. Makalipas ang dalawang linggo, isinama ni Wilder ang pamilya niya sa Maynila at doon ay ginanap ang kanilang kasal. Doon na rin sila nanirahan upang makabalik na rin si Wilder sa kanyang trabaho bilang CEO ng kumpanya. Hindi lang ang pangarap niyang maging tagapagmana noon ang natupad niya, kung hindi na rin ang pangarap din niyang magkaroon ng isang masaya at buong pamilya hanggang sa katapusan ng lahat, magpakailanman. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Freya at Wilder. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Gina Tamorite, Cleo, Teresita de los Santos, Romana Gorospe, Rosemary Palaganas, Shirley Alberto,